Liliit na buhay to! Oh, ano namang inaangal mo dyan, Nay? Ang hirap-hirap maglabi! Nakawasin-masin na ako dati. Ngayon, balik palo-palo ako. Ah, ganun talaga. Kinakarma talaga yung mga tao masasama ugali. Pinaparinggan mo ba ako? Hindi. Pwede kitang diretsuhin. Masama ugali mo, kaya kinakarma ka. Alam mo, ikaw talaga matandang dalaga. Naghahanap ko talaga ng away eh, no? Nay, nay, nay. Tama na yan. Alam mo kasi, sawang-sawa na ako sa karereklamo mo. Araw-araw, yan ang ginawa mo. Kung nakaasta ka kasi, akala mo kung sino kang mayaman. Hoy, paalala ko lang sa'yo, nagdidildil ka lang ng asin doon sa probinsya. Ayun na nga eh. Mahirap na nga kami. Sa mahirap din kami babagsak. Kung di naman kasi bobot ka lahat eh, inaanak mo, eh sana hayaan yung buhay natin. Excuse me, hindi bobo si Boyet. Sadyang mabait lang siyang tao. Hindi siya mapagsamantala katulad mo. At hindi niya kasalanan kung mahirap ka. Kung ayaw mo ang buhay dito, edi lumayas ka. Madam, madam. Tama na yun. Kasi sinabi ko nung kanina, tama na yun. Kung makaasta, akala mo kung sino matangkad. Hindi mo lang abot yung sampayan, kaya ang init ng ulo mo. Ako talaga naman eh. Oo, oo, oo. Sinabi na nga. Kasi... Iyawatin mo nga. Init-init na ulo na nanaan. Saan hindi ko na kayang tumira dito, ah? Pwede mo yun na kayo. Ang sabi mo? Oh, hindi na kaya tumira dito, di ba? O, di umuwi na kayo. Mabuti nga yun, wala na problema, eh. Kayo lang naman ito nagpupumili na magbakasyon grande dito, eh. Sa tingin mo ba, biro tong sitwasyon natin, ha? Sa katapusan, si Melvin kailangan na ng perang pagpagamot niya. Si Lisa, mga anak, naantay pa natin kailangan bayaran na utang. Oo, oh, sige na, alam ko na yan. Alam mo na lang pala, eh. O, di alam mo na yung gagawin mo. Maghanap ka na ng ibang mahuhutwatan ng pera at layasan mo na yung agnoy mong asawa. Anak, alam ba kung bakit ako pumayag na bumukod na kayo ng bahay ni Aubrey? Dahil malaki ang tiwala ko sa'yo. Malaki ka na. At alam kong kaya mo na. Tatay, tama ka, Tay. Tatay na din ako eh. Kaya dapat kaya ko na alagaan yung pamilya ko, Tatay, di ba? Si Boyet, dito lang ako. Nasisiraan ka na ba talaga ng daet, ha? Ano meron niyang Boyet na yan at hindi mo maiwan? Mag-isip ka nga, Nay. Eh, paano kung bumalik si Sir Edgar o tapos umalis ako? Tsaka kahit wala na siya, may karapatan din si Boyet sa ayamanan nila. Yat yun ang pinaglalaban ko, no? Ba't ako madidehado? Tsaka nakalaman ng puro ko dun, eh. May karapatan sa kayamanan si Boyet. Eh, ni isang sentimo nga, hindi ka makakahirit nung kay Olivia eh. O, anong gagawin natin, ha? Habang hindi pa nakukuha ni Boyet yung mana niya, ano nga nga? Hindi na lang tayo kakain. Sander! Oh, Boyet, ano? Bakit ka na maraming pera? Anong trabaho mo? Nag-i-give ako, Boyet. 5 piso, 1 container. Sige, Boyet, mag-deliver muna ako, ah. Pag ka naman, Loy. Wala na. Wala na kasi yan. Kasi hindi yung bibigay eh. Oh, Boy! Pa! Ba't nagigib ka? Di ba mayaman ka na? Hindi pa ako mayaman, Kuya. Si Tatay ko po yung mayaman. Pero wala na si Tatay eh. Kaya
Nag-iigib ako, kuya. Wala na pambili ng gatas si Baby Angel, oh. Kuya! Kuya, kayo po. Gusto niyo na pag-igib ko kayo po. Oh, sige, Boyet. Papag-igib na kami sa'yo. Uy, mo lang sa bahay, ha? Pambili natin ang anak dito yun, eh. Talaga to, ha? Ano na? Sige, Boyet. Talaga po, kuya. Sige, Boyet. Dali mo na lang sa bahay mamaya, ha? Pupunta lang po kay Aling Bina. Babalik po ako, ha? Mag-iigib po ako, kuya. Isa-isayin ko kayo, kuya, ha? Boyet! Thank you po. Ano ginagawa mo? Na akong trabaho. Nag-iigib ako ng tubig, oh. 5 piso isang container, Aubrey. Aubrey, nasipag lang mister mo, ha? Oo nga. Huh? Buti hindi nagmana sa'yo. Tama. Aubrey, baka awayin mo naman si Boyet, ha? Oo. Aubrey, dadaling ko lang to kala Aling Bina, ha? Itayin mo ako, Aubrey. Saglit lang. Tulungan na, katali ka na. Huwag na, Aubrey. Mabigat to, Aubrey. Baka mahirapan ka, eh. Ayaw kita na hihirapan, Aubrey. Bobri! Aubrey, ang swerte mo talaga kay Boyet, ha? Bobri! Aubrey, ang dami ko na kinita, oh. Marami na paigip sa akin, eh. Sa lahat yan. Maria, ano mabibili niyan? Hindi kaluluwa mo. Sure ako. Hindi rin jowa mo. Oh, at least yung jowa mahahanap ko. Eh, yung kaluluwa mo, hindi na. Eh, at least nagkaroon ako ng kaluluwa. Eh, ikaw, never nagkaroon ng jowa. Ako, Chona, Mirna, tama na nga. Kanina pa kayo, hindi kayo nakakatulong. Ay, ako. Anak, ito na lang, idagdag mo. Lahat to, Nay. Oh. Nay, salamat, ah. Ang dami, Nay, ah. Ako rin. Tulong ko sa inyo to. Para kay Baby Angelo. Hindi katulad ng iba dyan. Sobra kong makatalak, wala namang ambag. Ang tawag doon, palamunin. Chona. Boyet, Aubrey. Po? Huwag kayong mag-alala. Malalampasan din natin to, basta sama-sama tayo. Sama-sama tayong kakain ng hindi masarap. Aubrey, oh. Aga, bakla. Oh. Ano naman nangyayari sa'yo ni Boyet sa pag-ibigib? Te, ang mamahal na mga bilhin ngayon. Baka mamaya tawas pa lang, kulang na yan. Hindi. Ayoko na isipin. Ano naman yun? Bahala na. Diyos ko, nahagard lang ako. Hi, Britney. Bisa kayo, ah. Oh, ano, Aubrey? Balik ka na ulit? Hindi, no. Ay, akala ko naman. Sige. Bakla? Oo. Oh. Alam mo, isa lang solusyon dyan. Ano? Hala, ayan o. Kasasabi lang, te. Bumalik ka kaya muna dito. O, oh, diba? Yung mga customer mo, hinahanap ka pa rin naman dito. Tsaka, te, isang buka ka lang naman. Tapos after nun, boom! Bayad ang kuryente nyo. At may pamalengke ka pa. Wait, Day. Hindi. Diyos ko, ano to? Nakatapat ako sa carpet, tapos ano, babalik ako sa putikan? Wow! Narinig ko naman, te. So, paano ko? Magkakapit sa... Bakla ka ng taon, hindi mo kasi gets. May asawa't anak na ako ngayon. Iba na. Te, ano ba doon? Ewan, basta iba.
Aubrey, bala ka. Utangan mo yung meral ko. Kailan kayo matatapos yung mga problema natin? Carol! Carol, hindi naman natatapos ang problema, Carol, eh. Pero hindi nawawala ang solusyon. Sabagay, tama ka doon. Siguro ngayon lang to kasi bigat ng loob ko, eh. Mabigat ang loob mo, Carol? Sobra. Bakit, Aubrey? Hindi ko kasi alam kung paano papagaanin yung loob mo, Boyet, eh. Ito lang yung paraan na alam ko. Carol, gusto mo pag-aanin ko yung pakiramdam mo? Sige nga. Ano?